Madam, explain nyo nga po sa kanya kung ano pong nangyari sa inyo. Okay lang po. Basan nga po yung ulit yung product. Sige, nalapit ka dito. Yung sa kanya. Yung sa kwarto niya. Nandun na sa bahay niya. Hindi, paano lang natin. Papahiram lang natin kung ano yung nangyari. Ano po, ito. Yan. Nakasel dyan eh. Yan, explain nyo po sa kanya din. Hindi pa sana ako mag-ano dahil gusto kong... Yan. Hindi pa ako. Yes po. Okay lang yan. Mas maganda nga yung hindi natin napreparahan eh. Sa totoo lang. Para original. Kasi dati, nagtitinda po ako sa plan sa katipunan. Yun ang hanap buhay ko yung 2018. Ngayon po, nakaramdam ako ng plan. Sobrang sakit dito. Takot naman akong ikaw sa hanap po. Para nyo kayo. Kapanahin sila. Isa pa, wala naman yung pera. Oo, kasi hindi ko alam kung ano itong nararamdaman ko. Tinitiis ko. Hanggang dumating yung project na nag-bleeding na ako. Ala, grabe no? Nag-bleeding ka pala? Nasa jeep ako, biglang parang may humano kay dito. Nasa jeep pa mismo ah? Sa totoo lang yan. Pero ang kwan ko talaga, unang-una sa Panginoon, di ba? Parang siya lang ang connect ko. Ngayon, nasa jeep po ako, na parang ito gumalaw ang tiyan ko, parang may hinalukay. Pagdating ko sa... Alas, swerte naman. Pangalawa na yan. Pangalawa, bumalik siya, oh. Yung blessings. Nala, grabe. Ala! Alas, swerte. Brown na brown. Thank you, Lord. Ala, hayaan nyo lang. Hayaan nyo lang. Napakaswerte nyo. Ala! Nananindig yung pala yung ibo ko. Nananindig pala yung ibo ko, no? Kasi grab, nakapapaiyak si nanay. Wala! Ito na yun, deserve nyo na po ito. O, sige. Wala, grabe. Yes po, sige. Nagulat ko. Naramdaman ko yun. Hala ka na. Pumasok ako, naghanap ako ng CR. Ah, okay. Inihi ako sa parang dumi ako. Pag ganyan ko sa CR, ang dami dito. Ay, gano'n. Nag-flash out talaga. Ang dami. Nanenervous ako. Dumating ako, nakuhuli ako ng gabi. Kasi, nanenervousing ka talaga. Bakit may dugo? Sabi ko, bakit may dugo? Sabi ko doon sa anak ko, na parang ako may content pa. Nag-search siya. Pero hindi ko talaga sinabi na gano'n. Basta parang may nag-bleed sa akin, may nag-bleeding ako. Ngayon, kiniwento ko dun sa anak ko, nag-search siya. Parang colon cancer. Ganon. Tapos nag-2019, binaliwala ako. 2005. Hanggang ngayon, hanggang nandiyan kami. Hanggang ganyan kami. Tapos kaya pa siya, parang mahina ang katawan ko. Hindi lang yun ang sakit kong nararamdaman. Nananakit ng mga katawang ko. Oo, siyempre. Ang sakit. Oo, pati mga kamay ko, hindi ko na maigalaw. Tapos, yun na nga, iniisip ko, may diabetic ako. Hanggang nag-con na ako. At nangangati pa yung mga katawan ko. Nangangati yung mga katawang ko. Tapos, nagkakaroon ako ng mga rashes. Tapos, medyo lumago na sa ngayon ang mata ko. Ito na, huli na. Yun. Na, huli na. Tapos, ayun, sinisigit kong... Dami kong nararamdaman, pati yung breast ko, parang mga nagkukulik-kulik na. Ngayon, nung marinig ko. Ininom mo yan, Apolgen. Marinig ko yung Apolgen, Lasinta. Ito na ngayon. Ayun, no. Bigla akong lumabas. Grabe ito. Nakikipagpa na ako. Chismis. Nakipagkwentuhan. Oh, kwentuhan na. Hindi pa kami close, hindi pa kami kilala. Pero ang chismis, good news, ang chismis. Hindi pa magkakilala. Malamang kong itong Polgen pala, napakagandang produkto. Wow. Thank you, Lord. Salita. Thank you, Lord. With paro-paro pa yan, ha? Kumuha agad ako. Yun! Anong gagawin ko sa may pera? Sa pera? Totoo. Totoo yan. Yung pang sa bahay, yung pangkain. Oh. Hindi ko na inisip yun. Basta ko na. Ang kalusuhan ko inisip. Yun. At number one, itong iti-take kong placenta. Interesado ako. Yun. Eh ngayon, nag-take ako. Pinay ko na. Kumuha. Binigyan ako ni Langga. Nang try ko. Isang coffee, isang entry pack. Ah, sabay. Ay, di pa yan, ha? At saka yung sabon. Okay. Eh ngayon, okay. Nag-take ako, naka-10 capsule ako at naka-1 mac ako na collagen coffee.
Yun! Pagkap. Thank you, Lord. Yun! Halata naman sa kanya magsasalita ngayon. Eh. Halata. Oh, ayan. Nangingi. Hindi dati niya marin. Hindi niya po dati yan magalaw. Ay, pagkapawar. Ay! Wow! Natigil yung bleeding. May check-up dyan sa court. Okay. Maka-check-up ka. Mm-hmm. Anong sabi? Ay, ang hinabol ko, yung makalibre ako ng ECG. At saka yung blood sugar. Naku, normal. Wow! Pagka-power. Pero sabi ko, ipagpapatuloy ko itong pandayan, susunod, magpapa-ultrasound. A very competitive or rewarding marketing plan, a solid management, and last but not the least, a company that has integrity that can withstand the test of time and challenges along the way. Guys, Fulgent is built to last. So embark on this journey with us. We just started, no? Got started. So, are you guys all excited for what's in store for the rest of the evening? Alright, ako rin. Sobrang excited ako. So, excited ako for the new product that we will launch. And of course, the second half of this event, excited din ako to recognize people who have contributed in this business or awards and recognition, di ba? So, I'm all excited. I hope you guys are excited. Relax, grab some drinks. Enjoy the rest of our evening. Thank you. Magandang araw sa atin lahat. Ako po si Ricky Sumulano, ama ni Rehay na Sabrado. Ako ngayon po ay naging isang leader na sa Fulgent Basinta. Oh, ganun. Ang unang nangyari nito, yung anak ko nagkaroon ng karamdaman, tumor, brain cancer. Hindi, sa una, hindi namin alam yan. Yung iniinda. Nakita lang namin pag galing niya sa school. Parang pagod na pagkatapos kayong tulog. Matamlay, no? Matamlay. Kaya pinainom namin ng vitamins, ng apple supplement na nirekomenda sa amin. Pero habang tumatagal, lalo na yung time na yon, moduling sila. Oo. Cellphone at saka... Oh, yes. Gadget, no? Gadget. Ay, gamit. Magreklamo siya. Pinasik namin kasi yun man ang ating... Procedure talaga. Procedure. Pagkaroon, ganun, takbo tayo hospital. Pagdating doon, pindeliver lang yung... Ibinigay. Sa una,
Abot siya ng isang araw, dalawang araw. Okay lang. Okay lang. Pero pagkatagalan na, yung sunod-sunod na yung sakit. Nako. Okay. Araw-araw na, sa isang araw, ilang bisis na, kahit na alas dos ng gabi, alas dis ng gabi, takbo kami. Punta ng ospital kasi, hindi naman kaya. Magsabi na siya, hindi na kaya pa. Sakit. Talagang sinisigaw na yung sakit niya? Sigaw mo. Abot mo. Nakarinig yan sa... Buong barangay siguro. Naku. Dito sa mga kapitbahay. Sa sakit, sigaw na. Uy. Boss, sinabi ko siya nga, tingnan mo nga yung, kasi yung dito, may niyog. Bilangin mo nga yan, mabilang mo. Binilang niya. Sabi ko, nakakita na talaga to. Ang galing, no? Sabi ko sa sarili ko. Very fulfilling. Sinabi ko sa misis ko, ba't natin ito subukan? Subukan natin. Baka ito na yung... Gabay. O, gabay kasangkapan. Pinadala ng Diyos sa sangkapan. Wala mang mali kung subukan. Naghanap kami ng paraan. Tulong sa ni Michael para mapatik namin yung anak namin. Pero dinala pa rin namin siya sa bago siya kasi ni-repair ng doktor para ma-MRI. Okay. Dinala namin doon sa Provincial Hospital. Doon, habang nandun siya, pinaprocess namin yung pag-inom niya sa M3 factor at saka yung stem cell. Mga 3 days. Umpisa na siyang madalang na yung sakit. Madalang na yung dati kasi oras-oras. Halos. Araw-araw. Madalang na. Persisting talaga. No? Hindi na niya hawakan yung ulo niya. So, hanggang ngayon, ito na yung resulta ng anak ko. Dati, grabe kapayat yan. Ngayon nga, blooming na blooming. Patapos na rin siya sa 5 months ng inom ng stem cell. Ano na yung karamdaman niya ngayon? Ha? Pwede ba natin makausap siya sandali? Magbigay naman siya ng konting ano? Okay, huwag kang maya. Okay na ba sa'yo yung ano mo? Hindi na bumabalik yung sakit na naramdaman mo noong unang... na lumabas yung sakit na yun, nagkaroon ng manifestation ng cancer mo sa ulo. Ano na ngayon ang mga naging sitwasyon mo ngayon? Iha. Okay ka na. So, hindi na bumalik yun. Talaga? Ang galing naman. Ngayon, face to face na nga ito. Ito ebidensya. Kaya ako, kaya ako ngayon, tumatawa ko. Kasi hindi lang sa... I-share ko yung advocacy, tama. Kasi kasalanan yun eh. Alam mo yung mayroon kang alam na makatulong ka sa kapwa. Oo. Surgery yung unang recommended eye surgery. Surgery talaga. Nasa mga 1-8. Sana wahanap niya. Nako, ang laki. Tapos yung percentage sa yung makasurvive. Makasurvive. 3%? Nako, ano ba yan? Walang pag-asa yan. Tapos papirmayan ka ng web yan. Wala rin yan. Napakaganda. Pasalamat ako. Maraming pasalamat ako. Yung nga, sinishare ko yung ganito. Kahit hindi ako marunong mag-kumbinyo sa kanya, pero yung ginawa kong example yung anak ko, tingnan mo anak ko, ma'am. Yung dati, alam, sa oras yan. So, ngayon, tingnan mo, isang linggo, ngayon ko, isang bisis na lang. Hanggang saan din na siya... Bumalik ang sakit, no? Ito,